We are now seeing yung mga heroes na gagamitin dito ng ating mga players. This is interesting. We're looking at Yawi dito na naka... PNK. PNK. Alright, alright. Si Yawi pa rin ang PNK. So here we go. Ladies and gentlemen, the MPL Season 7 is under the supervision and the regulation of the Games and Amusement Board. Simula na dito, Rob Luna, ng rotations ng dalawang teams. It's Ready Change. Again, dito sa Jose is the way Farsa. Meanwhile, rekta kaga dito ang side ng NXP sa Little Wonder, magbibigay kay H2O ng maagang advantage. Yes, and going dito sa early game natin, Manjin, the only lane na I may say na lamang talaga is yung kay Trimar TZ as the Barats. Yeah. Medyo it needs to scale up a little bit. Pero Yawi might actually find a way, pero hindi nila muntik. Makita lang. Oo, oh, sinasay ko lang. Maraming nagsasabi dito na ang Claude ay naapektuhan talaga ng nerf. Pero sabi ni Cho, hindi naman Kuya Manjin, as RTZ and Jose, nakita mo yung parang in-intersect nila si Yawi doon sa gitna. Tinraya ang gulo eh. Kung iisipin mo kasi medyo napalalim din doon si Yawi, and ang ganda rin nung anticipation doon ni Kusei from the bottom lane. Oo. Tapos as well, nakita natin yung poke doon kay Unravel. Pero ito kasi yung isa sa mga bagay para sa side ng Work Oster Force na mas makalamang against next play sa early game. Ayun nga eh. Early game aggression ang inaabol dito ng Work as Ready J will fall down. Nako, maagad-agad ang bigay kay Chu. Meanwhile, si Trimar naman ang magiging target dito. May ano, no? May parang nagiging trend na sa ML, no? Kapag merong isang pakito na gamit kayo ni Trimar, eh tinatapatan ng Barats. At nakita nga natin dito na ang player matchup natin na tinitingnan is James and Trimar. Totoo. Totoo. Mapipilitan gamitin dito si Echo, it's either he dive in or use the Tempest of Blade kung saan hindi pa niya kailangan para lang makatakas dito sa Jawhead. So right at this point, Work Oster Force, they are on the lead, well, at least 1,000 gold against next play. Sila yung unang gustong mag-set up dito sa Turtle Pit. Pauna na sa bush ang dalawang teams as Yawi will just go for the Koopa Traps para makita niya ngayon kung saan pepwesto ang Work, dahil si Unravel ay sinasalo lang yun lahat as Chu is now level 5. Si H2O then level 5. Quiet muna ang ating laban. But look at this, Rob Luna. Rekta, ano? Golden Lollipop si Kose. The Clock of Destiny at 2 minutes. Clock of Destiny in 2 minutes. And you only need at least 4 minutes kung di ako nagkakamali para ma-full stack ito. Pero ito na, bakbakan na dito. Speaking of stacks, ito na yung kagat ni James. That is going to be onto Trimar TZ. Ultimate mula dito kay H2O. Pero bitin pa yung damage. Pero sabi naman dito ni James, okay lang. Dahil yung mga Detonas, welcome ang nakapag-set up dito. Nice! 2 kills ang makukuha kagad ng NXP. Ang ganda ng bawi ng next play doon, and I'm not really sure it is gonna be just only the first turtle. May konti naman silang consolation dito, Manjin, as the energy shield dito sa may bottom lane ni Renny J halos na deplete na naman ni Kusei. Kasi kahit na nangyari yon, Rob Luna, ang pinakamayaman pa din ay si Kusei dito sa bottom side. 2,600 against kay Renny J na 2-2 lang. Mas mayaman pa actually yung nasa gold lane na si Kusei sa mga junglers natin na nakuha ng mga maraming assists. And speaking of assists, sabi ni Unravel, assist na kuna kayo, Trimar. Napakagandang ejector doon sa top lane. So, even though nakuha ng NXP dito yung turtle, Rob, parang Work ang gustong magdikta kung kailan ang laban, ha? Yes, and ito rin yung kailangan talaga nilang gawin. And they need to set the tempo for Work Oster Force para mas maging libre, mas maging madali para kay Chu makuha yung mga items niya like the DHS, the Golden Staff, para mas makapag-deal out siya ng damage specifically on the mid game. And kailangan nilang i-rinse and repeat yung mga ganong klase ng mga pick-up with Unravel and RTZ to get ahead of this game. Parang nahihirapan actually din yung NXP dito makakuha ng setup kasi si Unravel, like you mentioned, sinasalo lang yung mga traps ni Yawi dito. Parang sinasabi ni Unravel dito, feed me! Dahil ayun na naman! Yung pangalawang injector play, may pagbawi dito si H2O at si Ready J. Pero crucial pick-off as Yawi and Unravel will fall down. Libreng kill para dito kay RTZ. Yes, well, mentioning the traps, kailangan talagang gawin yon ni Unravel para matanggal yung mga vision dito ng next play. Kasi kung papansinin mo dito, next play, they are actually playing it passively. Kailangan, hindi naman nila kailangan i-force na makapagbasag kaga dito ng Tori as their power spike is literally on the mid game or even on the late game, they could scale very well. Correct. And dito yung kanilang Lunox and of course the Ling, he has to secure his items first. And I think he would be going, or rather,
going for the DHS. And on the bottom lane, delikado si Chu. Nako, napakasakit ng damage ni Exort dito. Coming in with the assaults. Meanwhile, nandito si H2O for the counterplay. Si Kosei ang kanilang main target. Nice templates of blades mula kay H2 dito. Pero sabi ni Exort, KS muna. Kill secured as NXP. What a redemption play doon sa bottom lane. May mga plays dito na nawawala para sa work. Oster Force, Robluna ng mga biglaan. Meanwhile, RTZ making a play by his own. Naku po! Oh no, Manjin, delikado yun. I mean, sabihin na natin na nag-respond na naman ngayon ang work Oster Force with Chu. Pero yung pick-up na yun kay RTZ could definitely scale up right after the purple buff na masecure dito ng Ling. Oh. Pwede na naman silang kumuha ng susunod na turtle. Parang nanggigil dun si RTZ. Yes. Tinanggit mo nga kanina, sabi mo, Rob Luna, make tigil. The gigil. Yeah, pero it rhymes. Pwede kasi rin naman talagang ma-burst down yon. It just so happened na sobrang bilis ng reaction time ni Exort na kapag Order of Brilliance siya agad. Oh man, Exort with this Lunox 203. Hindi talaga matatawaran ang pagka-mage ni Kuis Exort Rob Luna. So even though na-shutdown dito si Nayawi, may mga plays na ginagawa ngayon ng NXP. Si Tremar ang kanilang main target. There you go. Killing spree, pare. Ang camera ngayon ay nakatutok dito sa Lunox ni Exort. Oh, wow. Look at that. Look at the scores na mga na-given dito for NXP Play Esports. H2, sobrang ganda ng early game niya. Given that i-exhort 303 KDA, mas magiging aggressive na ngayon ang laro dito ng next plate. Given that Renny J, kompleto niya na yung dalawang wand na mahalaga para sa Chango. The glowing wand at saka yung Ice Queen wand. Kulang na lang nung Genius wand. Triple wand setup pwede niya gawin. Pero yeah, man, yung pinag-uusapan lang namin dito ay yung scaling. We were talking about this earlier, Rob Luna, na yung late game scaling dito ng NXP, I think is better. Kasi yung kits na ibibigay ng mga heroes nila ay mas maganda. Spam, vision, damage output, completos Ricados. Kailangan ngayon ng work itong play na to. Kailangan nila mapitas si James, pero medyo matagal na umumurtgard si James. Buhay pa rin si James dito. James, ngayon na siya mawala. Naku, napalapit din si Exort dito. Blazing duet mula kay Chu. As Chu will manage to take two and work Oster Force kahit papano, bumabalik sa laban. Rob Luna, parang siso yung nangyayari. Nagkakapitasan, pare. Ang maganda rito yung anticipation dun ni Chu, wherein dun niya naginamit agad yung kanyang Blazing Duet. Yeah. Given that Exort, medyo pinilit niya maging aggressive on that specific fight. Bawi, kung papansin mo naman dito, ang gold natin, mga kaibigan, halos walang pantay na pantay at 8-minute mark. Wow. Regardless na mas nakakalamang ng konting kill dito ang next play. Controlled aggression. Ito yung mga keys to victory ng dalawang teams natin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok. Kailangan maganda yung shoot nung pagpasok ng skills. Parang ganito lang. Sabi ni Kosei, ayan ay Feather Airstrike. Pero si Exort, umasok na naman. Brilliant naging Butterfly. Pero nandito si Chu, ginamit yung Cyclone Eye. Habang ang NXP, ta-targetin na ngayon ang turtle na ito. Si James nag-stop, pero ayon yung sugod ni Unravel. Habang si James ang may target dito, eto na naman. Titonas, welcome! Mega kill by H2O. Pero yung turtle ay mapupunta kay Chu. Si H2O position. Si Tremar kasi tignan mo ah, susugod siya dito, Rob Luna, full health, max health, H2O makakawala. Pero eto na ang sapak ni Tremar doon sa likod. At mahuhuli nila ngayon ang mga heroes at members ng NXP. Dalawa na wala, tatlo na lang ang natira. Work Oster Force winning that team fight. Yes, and not only that, nakuha rin nila yung turtle and they have the possibility na mabasag din tong unang-unang turret dito sa gitna ng Next Play Esports. Pero hindi yata hahayaan yun ng NXP dahil pasugod ngayon dito si H2O. Unstoppable si H2 para Templates of Blades. Mabuhay pa, pero welcome to the Blazing Duet ni Chu. Inabangan MPL Bangers Chu putting in the bang 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 para dito sa kanyang Claude. Ang ganda nung pag-anticipate na doon pupunta yung dash mismo ni H2. Wow, Chu very on point sa mga Blazing Duet. And right at this point, Manjin, yung kalamangan kanina ng next play ay unti-unting nawawala, pati na rin yung kanilang mga tore ay unti-unting nabubura. Chu is now level 14 against a level 12 Ling, Rob Luna. 5-1-3. Remember na nung qualifiers, ito yung kanyang main hero na never nagkaroon ng death
At pinapakita niya lang to ngayon sa game nila against NXP, putting them sa napakagandang pwesto para tapusin ang laro. Yes, maganda. Maganda talaga ngayon ang pwesto at 10-minute mark dito ng Work Oster Force. But hindi natin pwedeng i-out muna dito ang Next Play Esports dahil pa. Meron silang Chango na pwede, posible namang makapag-defend. So, aabot tayo dito most likely kung hindi magkakaroon ng mga wipeout is like 2 or 3 lords at this point dahil Next Play Esports kaya nilang kumambak on the late game. Lagi natin nakikita ang Next Play sa mga big plays pero si Unravel dito susugod na naman. Ito na ang ultimate ni Rally J. Habang si Unravel dito ang namula pero meron siyang immortality with James Inbulado. Ayun na nga yung mga KS assaults coming in from Exort. Sabi dito ni Chuform na lang muna tayo ng Crimson Lizard. Out of nowhere na flame shot mula dito kay RTZ. Unravel, napamali ng calculations doon. Nice defense para sa side ng NXP. Most, yun ang kadalasan na initiation dito ng Work Oster Force is pinapasok dito ni Unravel si Yawi. It just so happened na tuwing gagawin niya yun with Unstoppable Force, eh laging cooldown ang flicker ng Popol. So, pagka nandun na siya, medyo napalalim na siya at nagkamali pa siya ng bato. Like for example, si Kupa yung nabato niya. Oo. From that position, I don't think na kaya niya mabuhay dahil ginagamitan na kagad siya ng ultimate dito ni Renny J. Ito yung dahilan, Rob Luna, kaya maraming nagsasabi na magandang sagot ang Popol at Kupa na to sa laban sa isang Johed, tama ba? Totoo. Gustong gusto ko na dinidiin mo. Pero speaking of diin, madiin na yung mga bala dito ni Chu. Oo, oh, andiyan na talaga. They're baiting the Lord right now. Rob Luna, tignan mo yung mapa. Nakahiwalay si Tremor. Renny J, inaabangan niya ngayon sa unprepuesto yung kanyang meteor shower para sa depensa. This is a 4-on-4 dance sa Lord Rob Luna. Si Unravel pa ang main target. Wala siyang immortality. Nawala siya dito, but Chew, once again, umikot-ikot ang parang Beyblade. Ladies and gentlemen, Chew plus the flame shot na meron. Dito si RTZ taking down Exort. And oh my glove, hindi pa tapos ang boxing, sabi ni Tremor. Sumasapak pa, kinagat siya, inabangan na, pero nandoon sa gilid ang Baby You're a Fireworks ni Jose is the way. What a play mula dito sa Work Oster Force. Renny J is now backing off, libreng Lord para kay Chu. Wow! Posible nating sabihin na medyo malalim lagi si Unravel pero yung mga skills na nagamit doon ng Next Play is was all worth it. Kasi kumbaga naibato na nila lahat doon sa Johed and it's time for this. And I really like na yung Work Oster Force dito going back into the draft, talagang ibinigay nila yung mga comfort pick dito ng NSP dahil talagang pinag-aralan nila kung paano ito kontrahin. But still, this is just the first Lord kayang-kayang depensahan Tom and Jean. Yeah. Pero hindi kailangang maulit yung nangyari dun sa may turtle fight na yon as Work Oster Force is on the lead 8,000 at 13 minutes in. Ilang beses na natin nakita ang NXP sa ganitong situation kung saan nalulugi sila pero nakakambak pa rin naman nila. But this time, they're up against a team na nag-iba na rin ang disiplina. Nawala na yung mga TPs. At sabi nila, it's time to make sugod, Rob Luna, make pigil the gigil. 14-14, kalahati ang mga buhay dito ng mga turrets. As H2O, naku po, merong may ejector doon, ayun nata si Yawi. But Yawi will manage to get the counter kill para kay Unravel dito. Flame shot mula dito kay RTZ, H2O, mapagamit ng kanyang Tempest of Blades. As NXP, with a great defense para dito sa mid lane. Pero yung kanilang top lane ay nawala. Chew, with a split. Yes, it's all worth it. Papansin mo, hindi pa rin nagbabago yung strategy ng Work Oster Force. Binabato pa rin nila dito yung PNK ni Yawi. Yes, wala pa sila masyado dito na pick-up, pero look at this! Yun ata ang sagot, ladies and gentlemen, ang kanta, Drumif! Ladies and gentlemen, dito si Renny Change, pero nawala siya dito. Tumigas! Pero ayun na nga, si Chu, tatamaan dito ng Swords of Revealing Light. Pero sabi ni Chu, mas malakas ang barrel. Pero ayun yung kagat ni James dito. Si Tremor ang kinagat. Tremor, nag-uppercut. Nandito na rin. Si Chu, pumasok na kanyang BMI normal. Habang bumabang. Naku po, si James pa may ejector. At yung camera ay nandito kay Chu. Isang bala ka lang. Chu will manage to survive. At tatlo ang kanyang nakuha sa NXP. At naku si H2 pa. Where are you going? Clap, clap, clap. Lipad, H2O, lipad. Oh no, napalaban na lang si H2 dito. Pero jabated.com.ph godlike para dito kay Chu. What was that, man, Gene? That BMI.
ay nabait doon si H2 with the Tempest of Blade. Akala niya makukuha niya na doon yung Claude, pero it's all part of the plan. Oh my! And right now, in the verge of getting defeat sa game 1 natin dito, ang Next Play Esports. Kumaga, yung anticipation din doon ni Unravel na alam niya na susubukan doon ni H2 na mag-invade doon sa may orange buff na yon. Sinundan niya, pero going back dito sa fight na to, RTC, binura siya dito ni Renny J. But the flicker in, saktong-sakto naman dito si Trim RTC with the uppercut and Chu with a better position dito. Whoa. Look at this BMI. Laging sakto na hindi siya tatamaan ng knock-up dito. Kung papansin mo rito, mas lamang sa tao ang NXP. Pero Chu will always find a way to get pick-offs together. Wow. With Unravel. Siya yung unang namatay. Siya rin yung unang nag-respond. The anticipation para doon sa link na yon ay alam na alam niya kung saan pupunta. That instant replay is brought to us by Oppo A94. Rob Luna, meron ako knock-knock. Ano yun? BMI. Who's there? Sabi ni Chu, BMI will be loving you till we're 70. Ayos ba yun? Oh, yung mga wow. Classic BMI plays, pare. Oh. Nakaka-elips ang pagpabalik ng Claude. Ayos ba yun? Ayos na ayos yon. Pero para sa next play, hindi, Manjin. Dahil kailangan nilang ma-figure out kung paano nila didepensahan ngayon ang kanilang base. Hindi nalalayo ang lamang, pero yung positioning ngayon dito ng Work Oster Force ay mas lamang. Totoo talaga. Against next play. 65% win rate ang nasa side ngayon ng Work Oster Force, and we're waiting for the answer para dito sa side ng NXP. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kanilang late game capability, but Chu is putting on a show talaga, Kuya Rob Luna, baiting this Lord. Confident na confident itong Claude na ito. 815, paano kaya ito huhulihin ni na Renny J? Yes, alam to ng parehas na team na ang ginagawa lang dito ng Work Oster Force, ikinakalampag lang nila yung Lord. So, NXP, hindi nila afford na subukan kunin yon, pero this is, nakuha ni Renny J, it's still, pero ang mas may kailangan nun, alam natin, is yung Ling. Pero hindi afford na i-retribution yon ni H2 dahil alam niya anytime, binibait din ng Work Oster Force na gamitin na yon, dahil from that position, pwede nilang kunin dito yung Lord. Parang ito ata, nabait na yung Tempest of Blades. Oh no! Jabated, sabi dito ni kaibigang RTZ. Alam ng Work Oster Force na wala nga yung Tempest of Blade, walang point of initiation ngayon dito si H2. Yeah. Mukhang tutuluyan na nga yata nila tong Lord na to. Narinig nila yung call. Ngayon si James nandito na, malapit na ata ang Tempest of Blades. Here we go, Feather Air Strike. 6K ang buhay dito ng Lord. Oh! Buha pa rin ni Exord! Ruby D, the Exord is real! Habang ngayon hinahabol siya, ayun yung ejector para sa kanya. San ka pupunta? 5 dito sa Work Oster Force ay binawi dito ang buhay ni Exord. Nako! What a save para kay Exord dito, pero enough ba yon para mabuhay ang NXP? Yun ang malaking tanong. Ilang beses na nilang nagawa yun na nakukuha nila yung Lord, pero natatalo pa rin sila sa mismong laban na yon. Pero ito, meron silang Chang'o ngayon. Tatlong members ngayon dito ng next play ay kayang dumipensa. Respond na ngayon dito yung Lord, and in less than 20 seconds mabubuhay na yung kanilang dalawang miyembro. Kailangan nilang magkapit kamay, magkapit bisig dito, Manjin, para i-hold ang natitirang tore ng next play. Totoo, Rob Luna, nag-grow as a player dito si Dream RTZ, pero in-nerd guard lang siya ni na James. Yung Lord dito ay magbibigay na ngayon ng space para sa NXP to get back to this game. Yawi, hahabulin dito si Chu. Ninert-nert, we are angry. Blazing Duet, oh no, Kuya Yawi, takbo. Habang si H2 nandito na din, inaabangan si Chu. Ayan na nga, ang Ren and Change Meteor Shower, Kosei lumilipad sa gilid. Kosei, with a feathered air strike. Hindi pa tapos ang chanian yung Lord. Yung Lord! Sumama na din sa jungle. Nakapag-junglean na, tol. Kala niya yata si Hylos siya. Oh. Nakipahalo na rin dun sa mismong clash. Pero look at that, the damage coming from that Claude. Hindi na nila kailangan pang palampasin or paabutin sa kanilang mga tore. Ganun kalakas ngayon dito ang Claude ni Chu na kayang tunawin. Yeah. Yung level 2 Lord ng ganun-ganun lang. Tunaw na tunaw, pati si Yawi na tunaw, pare. Pero sa amin, speaking of tunaw, Unravel with that face check, naku, pinarusaan ng NXP. Ito na ba ang opening, pare? Pwede. Ng NXP.
At this point kasi, Manjin, hindi na nagmamatter ngayon kung sino ang mas unang nakalamang. Pero sa positioning, dahil matatagal na umaabot na tayo sa tinaguriang the TikTok timers. Oo. Dahil ang tatagal na ng mga death timers ngayon dito ng mga members ng bawat kupunan. Pero ngayon, ang agresibo ay ang next play. Nabanggit natin dito na yung late game capability ng NXP ay mas pumapabor tayo. Rob Luna abang si Trimay ngayon ay natutunaw na basag dito yung bottom side ng Work Oster Force. 5 seconds, here we go. 20-20 na Rob Luna sa ating laro at mukhang dilubyo na to para sa dalawang teams. Yes, yeah, speaking of dilubyo, look at the items ngayon dito. Halos lahat kompleto na, even with Renny J, gumamit na siya dito ng Wind Talker. Yung kanyang mga normal hits ay medyo may sakit na rin talagang maidudulot. Pero at this point, Manjin, hindi na afford ng kahit sino man sa kanila yung mga easy pick-off. Even with Unravel na ginagawa nilang bait kanina nung mid-game, hindi na pwede yun. At kung papansin mo, medyo nagpalit sila ng strategy. At kung ano yon, pinapasok niya ngayon si H2. Binanggit natin to kanina, Rob Luna, na kapag nag-late game, lugi talaga ang Work Oster Force. Dahil si Unravel ay mawawala na, meron po siyang immortality. Wala! 50 seconds! Wala si Unravel. And this time, na ibabalik na ng NXP ang kalamangan sa kanilang side. Oh, wow! Parang it's all part of the plan, Manjin. Parang ang bida, nagpapabugbog lang sa una eh, no, Rob? Yun ang tanong. Pero ha, Work Oster Force, they've been very successful for the last 15 minutes, or rather even 20 minutes. Pero ngayon, dahil mas mabilis ang mga minion wave clear dito ng Next Play Esports, ay nakakasabay sila ngayon at nakakapag-push forward dito sa Work Oster Force. Oh, no. MRTC! Dalawang beses na pitas dito si Unravel at si Trimar na ata ang second one na mapipitas. Pero si Exhort naging butterfly pa dito. Ayun yung mga normal mula kay Chu. Pero ayun yung pagsugod dito ni H2! Oh! 60 seconds down! Anong labang-labang? 60 seconds down ang mga members dito ng side ng Work. Tumigas na naman! At nako si Kosei na grow as a player. Sabi ni H2O, pinapasarap lang. Maniac para dito sa side ng NXP. Kape muna daw kayo, Work Oster Force. Trabaho lang, no personality para dito sa NXP. At sila ngayon ang nakakuha ng Game 1. And that winning moment is brought to us by Oppo A94. Look at the celebration, ladies and gentlemen. Isang malupit na comeback para dito sa game number 1. NXP, 2 crucial pick.